baliw ang lalaking ito. Araw-araw isa lang ang ginagawa niya, ang pagsira ng mga bundok. Gusto niyang putulin ang bundok na ito para ipaghiganti ang kanyang asawa. Ilang araw na ang nakararaan, nagpunta sa bundok ang kanyang buntis na asawa. Magdadala sana siya ng tubig sa asawa. Ngunit nadulas siya at nahulog sa gilid ng bundok. Pagdating doon ni Manji, naghihingalo ang asawa. Hindi kasi makakapunta ang ambulansya dito. Dinala siya ni Manji sa ospital kasama ang kanyang kaibigan. Ngunit pagdating, namatay ang kanyang asawa dahil sa labis na pagkawala ng dugo. Ang bata lang ang kaya nilang hawakan. Nagulat si Manji. Labis siyang nalungkot at umakyat sa bundok. Iniugnay niya ang pagkamatay ng kanyang asawa sa bundok. Inilabas niya ang lahat ng galit niya sa bundok. Binato niya ito ng bato. May isang bato na tumama sa bundok at nagliyab. Agad na nilamon ng malaking apoy ang buong bundok. Ngunit hindi pa rin ito napigilan ang galit. Kaya hinati niya ang bundok na ito para maghiganti. Nais din niyang iwasang maulit ang trahedyang ito. Nagpaalam ito sa kanya sa huling pagkakataon. Gumamit siya ng pait at martilyo para magsimula. Kahit natamaan siya ng shrapnel mula sa bato, hindi nagreklamo si Manji. Akala ng mga tao sa Nayon ay bali siya. Sabi nila kapag natapos mo ang kalsadang ito, gagamitin namin ang pangalan mo para pangalanan ito. Patuloy na sinisira ni Manji ang bundok. Sa isang kisap mata, 6 na taon na ang lumipas. Marami na siyang nagawa. Ang layo ng 5 oras noon ay pinaikli na sa 4 na oras. Noong araw na iyon, hindi na kinaya ng papa ni Manji. Umaasa siyang makahanap ng trabaho si Manji para mag-alaga ng 2 bata. Sinabi ni Manji na ang pagsira ng mga bundok ay kanyang trabaho. Ang pahayag na ito ay ikinagalit ng ama. Iniwan niya ang 2 bata at umalis. Naghahanap si Manji ng mga mangangalakal na maghahatid ng mga kalakal. Mga kalakal na inabot nila ng 4 na araw sa pagpapadala, sabi ni Manji 1 araw lang ang kailangan niya. Pumayag ang mangangalakal na tanggapin siya. Dahil masyadong pamilyar si Manji sa bundok na ito. May hinawakan siya sa kamay at nilagay ang isa. Nakarating siya roon bago magdilim. Nakakakuha din siya ng sweldo. Ipinagpalit niya ng pagkain ang 2 bata. Matapos silang mahimbing na natutulog, ipinagpatuloy ni Manji ang pagsira sa bundok. Ngayon ay lumitaw ang balangkas ng 1 kalsada. Ngunit hindi ito tumagal. Nagkaroon ng tagtuyot sa Nayon. Umalis ang lahat ng mga taga-Nayon. Pinapasama siya ng papa ni Manji. Pero tumanggi siya. Iniling niyang manatili at basagin ang bundok. Ibinalik niya ang pera sa kanyang ama. Sinabihan niya itong alagaan ang 2 bata. Ang mga bata lang ang kaya ng ama. Iniwan niya si Manji. Ngunit 1 kakilakilabot na bagay ang nangyari. Si Manji ay namamatay sa uhaw. Kinuha niya ang bote ng tubig. Ngunit wala ni 1 patak ang natira. Pagkatapos ay dumating siya sa 1 balon. Umaasa siyang may tubig pa sa loob. Ngunit labis siyang nadismaya. Ito ay naging 1 tuyong balon. Nakita niya ang 1 dakot ng basang damo sa dingding. Dinilaan niya, sinipsip ang lahat ng tubig sa loob. Sa pagkakataong ito ay nagpumiglas siya buong gabi. Kinabukasan, dinampot niya ang martilyo. Pero bigla siyang nahulog sa kuweba. Siya ay inilibing sa lupa. Nang muli siyang magising, natuklasan niyang may tubig sa bundok. Pumasok siya sa loob. Hinawakan niya ang mga dahon at itinapat sa kanyang bibig. Dahil 6 days na siyang hindi kumakain. Paglabas niya sa kuweba, hinawakan niya ang bundok para magpasalamat. Ang bundok na minsang pumatay sa kanyang asawa ay nagligtas sa kanyang buhay ngayon. Hindi pa rin humuhupa ang galit ni Manji. Ngunit hindi siya sumuko sa pagbagsak ng mga bundok. Pero parang may natuklasan siya. Kinamot niya ang tambak na bato, ito ay kobra. Si Manji ay hindi na ngahas gumalaw ngunit nakagat pa rin ng ahas. Ang daliri ng paa ay nagiging purple at dumudugo. Para hindi kumalat ang lason, pinunit niya ang tela at binalutan ang nakagat na daliri ng paa. Akala niya ayos lang. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nahihilo si Manji. Ano ang dapat niyang gawin? Sa hindi inaasahang pagkakataon, dinampot niya ang pait at martilyo at itinutok sa kanyang nakagat na daliri. Ibinagsak niya ang pait. Sa sobrang sakit niya ay nahimatay siya. Pagising ko ulit, umuulan na. Tuwang-tuwa si Manji. Nang huminto ang ulan, bumalik ang mga taga-Nayon. Naglakad sila sa landas na binuksan ni Manji. Lubos silang humanga sa kanya. Ipinagmamalaki din siya ni tatay. Gumagastos ang bata ng pera para sa kanyang ama para makabili ng mga bagong gamit. Tuwang-tuwa si Manji. Natanggap niya ang pagkilala ng lahat. 0 taon na ang lumipas. Ang kwento ni Manji ay nakakuha ng atensyon ng mga mamamahayat. Kinuha niya ang 1 larawan para kay Manji at inilathala ito sa pahayagan. Makikilala niya ang punong ministro. Nakiusap siyang ayusin ang daan. Tinanggap siya ng punong ministro. Kinuha ng mga reporter ang 1 larawan at inilagay sa pahayagan. Dinala ng punong Nayon si Manji pabalik sa kanyang bayan.
Pagkatapos ay maaari siyang maghintay upang makuha ang pera. Sa tingin niya ito ay magiging paborable. Ngunit kailangan niyang maghintay ng ilang taon. 22 taon nang binabasag ni Manchi ang mga bundok. Balak niyang magbukas ng landas sa gitna ng bundok. Pero ngayon matanda na siya. Hindi na siya sapat na malakas. So, nag-apply siya ng road repair fee sa pamamagitan ng local government. Ngunit sa mahabang panahon, wala pa ring balita. Pumunta siya sa distrito para magtanong. Ngunit sinabi ng kabilang partido na ang pera na ito ay kinuha ng pinuno ng Nayon, matagal na ang nakalipas. Kaya pumunta siya sa bahay ng punong Nayon. Nagtanong siya tungkol sa halaga ng subsidy. Ngunit hindi tinanggap ng punong Nayon. Hindi rin tanga si Manhi. Nagpalit ng bahay at sasakyan ang punong Nayon. Saan ang gagaling ang perang ito? Nanatiling kalmado ang punong Nayon. Sabi niya ipapakulong niya si Manchi. Ngunit hindi natatakot si Manchi. Nagpasya siyang tuligsain ang mga ito. Tinuya siya ng punong Nayon. Dahil ang lugar na ito ay higit sa 1,300 puno mula sa kabisera. Hindi siya naniniwalang makakarating doon si Manchi. Ngunit minamaliit ng punong Nayon si Manchi. Nakarating na si Manchi sa istasyon ng tren. Nakaupo siya sa tren patungo sa kabisera. Pero dahil wala siyang pambili ng tiket, pinalaya siya ng mga tauhan sa tren. Ramdam ni Manchi ang kalupitan ng lipunan. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit siya sumuko. Maglalakad siya papuntang kabisera. Nagpatuloy siya sa ganoon. Pagkatapos ay napagod at nagpahinga sa upuan. Kapag siya ay nagugutom, siya ay magmamakaawa. Siya ay nagtungo sa bawat lungsod. Sa wakas ay narating niya ang kabisera. Nakahanap siya ng isang opisyal. Kinuha niya ang isang larawan ng kanyang sarili at ng punong ministro. Ngunit pinunit ito ng kalaban. Sinabi ng kabilang partido na kung maglakas loob siyang pumunta doon, makulong siya. Pagkatapos ay pauwiin mo na siya. Si Manchi ay ganap na desperado. Nagdududa siya sa sarili. Mali ba ang kanyang pagpupursige? Kinagabihan ay napanaginipan ni Manchi ang kanyang asawa. Sinabi niya ang kanyang mga saloobin tungkol sa pagsuko. Pero palagi siyang pinapalakas ng loob ng kanyang asawa. Kahit anong mangyari, susuportahan kita palagi. Patuloy na kunin ang martilyo at basagin ang bundok. Kung hindi, wala na akong pakialam sa'yo. Pagkasabi noon, nawala ang asawa. Kinabukasan, pinakinggan ni Manchi ang mga salita ng kanyang asawa at nagpatuloy sa paghanda ng daan. Ngunit nakita niya ang mga tao sa Nayon. Napaka-emosyonal niya. Ang mga pagsisikap ng maraming taon ay sa wakas ay kinilala. Sinimulan niyang basagin muli ang bundok. Ang punong Nayon ay nagpadala ng isang grupo ng mga pulis dito. Sinabi niya na winasak ni Manchi ang bundok. Kahit anong paliwanag niya, isang sampal lang ang natanggap niya. Si Manchi ay nakulong at hinatulan ng kamatayan. Ngunit kinabukasan, tumayo silang lahat sa pintuan ng istasyon ng pulis. Inihiling nilang palayain si Manchi. Alam ito ng pinuno at hiniling sa kanyang mga nasasakupan na palayain si Manchi. Pinalaya si Manchi kaya. Nagsanipwersa ang mga taga-Nayon para itulak pababa ang huling bato. Naghukay sila ng lagusan sa pagitan ng bundok at bayan. Bagamat isa-isa 0 metro lamang ang haba ng tunnel, ang distansya sa pagitan ng 2 piraso ng lupa ay pinaikli mula 55 kilometro hanggang 15 kilometro. Malaki ang kontribusyon niya. Ito ang Indian version ng Dugong Moves the Mountain. Ito rin ay totoong kwento. Ang pangunahing tauhan na si Manchi ay dumaan sa lagusan sa pagitan ng bundok at ng bayan noong 1982. Pumanaw siya noong 2007 dahil sa cancer. Ang pag-asa sa buhay ay 73 taong gulang. Sa pamamagitan ng kwentong ito, kahit anong gawin mo, kailangan mong magtiyaga sa huli. Baka may lalabas na milagro. Natapos ang pelikula. Bye!